Kumusta mga kaibigan? Malayo-layo na rin ang ating narating. Nandito na tayo sa ikalawang markahan ng Araling Panlipunan. Ang unang topic na ating pag-aaralan sa markahang ito ay ang tungkol sa konsepto ng demand. May mga pangangailangan ang tao na dapat matugunan upang mabuhay. At ito ang tinatawag nating demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa batas ng demand at ang mga paraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. Kasama dito ang demand schedule, demand curve, at demand function. Isinasaad sa batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. At kapag bumababa ang presyo, tumataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Ito ay nangyayari kapag presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded at ang tawag dito ay ceteris paribus. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdidesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang inyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang una ay ang substitution effect. Ipinapahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Kung kaya, mababawasan ang dami ng mamimiling gustong bumili ng produktong may mataas na presyo dahil naghahanap sila ng mas mura. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo kaya nababawasan ang dami ng mabibiling produkto. Higit na mauunawaan ang konsepto ng demand sa pamamagitan ng demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ating makikita sa talaan ang demand schedule para sa produktong face mask. Kung napapansin natin, habang bumababa ang presyo ng face mask, dumarami naman ang quantity demanded ng isang mamimili. Sa halagang 5 piso, 10 lamang na face mask ang mabibili ng isang mamimili. Pero kapag naging piso na lamang ang presyo ng bawat piraso, 50 ang mabibili ng isang mamimili. Maliban sa demand schedule, maipakikita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity demanded sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na demand curve. Ang demand curve ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded.
Ang demand function naman ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Maaari itong ipakita sa equation na quantity demanded is equals to F multiplied by P. Ang QD o quantity demanded ang tumatayong dependent variable at ang presyo na P ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang quantity demanded sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ay nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay ang equation na QD is equals to A minus B multiplied by P, kung saan ang QD ay quantity demanded at ang P ay presyo. Ang A naman ay isang intercept na kung saan ang bilang ng quantity demanded kung ang presyo ay 0. Ang B naman ay slope na kung saan ito ay makuha gamit ang equation na ang pagbabago ng quantity demanded divided by pagbabago ng presyo. Gamit ang demand function na QD is equals 240 minus 2 multiplied by P, kukunin natin ang quantity demanded ng iba't ibang presyo mula sa 100 papuntang 20.